in this video, ang sasabihin ko naman sa inyo ngayon is that I'll give you an update regarding kung ano yung nagiging process ngayon sa Canada. If you have your application done, nakapag-submit ka na, and nasa process of reviewing na yung papers mo, welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Narvik Mountain. Pinalik ng park. Turning over. So bali, in-adjust ko lang yung lock ng pintuan natin kasi every summer or kapag nagbabago yung temperatura, yung mga bahay dito kapag winter, nagsishrink. Kapag summer or spring, na tumataas yung temperature, nag-expand naman siya. Kaya yon in-adjust ko kanina kasi nga hindi nahihirapan akong i-lock kasi nga nagbago yung temp. But anyway, in this video, ang sasabihin ko naman sa inyo ngayon is that I'll give you an update regarding kung ano yung nagiging process ngayon sa Canada. If you have your application done, nakapag-submit ka na, and nasa process of reviewing na yung papers mo, ngayon, as of the update sa CIC.gc.ca, kung ang dating usual processing time, it will take us about 30 days in time para ma-process nila, ngayon, expect that the processing time will be delayed for 3 months. So we already started here sa taon na to ng second quarter, but if you have submit your requirements or your papers, expect na after 3 months marireview yung mga papeles nyo. Ngayon, paano naman dun sa mga taong hindi pa nakakapagpasa ng papers? Sa mga hindi pa nagpapasa ng papers or nagbabalak pa lang pumunta rito sa Canada at inaasikaso pa lang nila yung papeles nila, expect na mas matagal pa kasi mayroong backlog. Magkakaroon ng malaking backlog yan once naging regular na ulit yung pagpa-processing time. So, swerte mo kapag nakapag-process ka na ng papers mo but you have to wait for 3 months. So, nasa third quarter na ng taon yun. Expect third quarter na ng taon. Now, kapag hindi pa, mas matagal. And ngayon din, if you are planning to sponsor your parents, kung nasa Canada ka na, your permanent resident or Canadian citizen, planning to sponsor your parents, ngayong taon, 2020, sinuspend or hindi muna nila pina-approve or hindi muna sila magpa-process ng parents sponsorship. Yun yung isa sa mga updates ngayon dito sa pagpasok ng second quarter ng taon ng 2020 dito sa Canada. Now, I have a good news din and also a bad news. Good news, kung ikaw ay nakapag-process na ng papers at meron ka ng confirmation of permanent resident, you are now allowed to enter sa mga borders ng Canada. Pwede ka na ulit makapasok sa Canada basta provided mo na you are healthy and wala kang sakit and your papers are done, pwede ka makapasok dito sa Canada. They are now allowing yung mga may mga confirmation of permanent resident. Paano naman kapag may student visa ka na or meron kang work permit?
With the student visa, yes, you are allowed now to enter Canada, but this is the expectation. Yung expectation is that mahihirapan tayong kumuha ng mga part-time jobs. Mahihirapan tayo makakuha ng mga trabaho when it comes to sa mga student permit. And even kung isasama mo yung wife mo or yung husband mo as an open work permit, we will have a difficulty in finding a job as of the moment. So yan yung mga pwede mong i-look forward. Ipupush mo na pumasok ng Canada with a student permit or may student visa ka. What if naman kapag work permit? Again, i-allow na nila ngayon. As of today, in-announce na nila na even work permit, pwede ka na rin makapasok sa Canada. But, this is the catch. Makapasok ka sa Canada if your work permit is granted as a essential needs or essential work. Kapag non-essential work naman, katulad ng mga nagtatrabaho sa hotel, mga job cleaners, or yung mga taong wala sa healthcare field, hindi pa rin kayo makakapasok ng Canada. It's only the work permit with essential classification, or yung mga healthcare workers, or basta yung mga work permit na nag-a-allow ng manufacturing, basta sa foods. Yan, you will be allowed to enter Canada, but with those three, confirmation of permanent resident, student permit, and even work permit, you will be allowed, but provided stay healthy as much as possible. Dahil kapag hindi at na-stop kayo sa border, hindi kayo healthy, well, hindi kayo makakapasok pa rin sa Canada. So that's the update for today. And kung mapapansin mo, ayan na, paganda na ng paganda ang weather. Kaya in-adjust ko na rin yan. At marami pa. Marami pang pwedeng sanang gawin. Ayan, wala na tayong snow. And a quick update din, yung schooling ng between nursery to K-12 dito sa Manitoba, they already canceled it. Kinancel na nila. So, ang next, nag-skip na sila this school year. Si Cassandra, wala na silang pasok starting today. So, on next school year na nila is mag-opening na sa September. So, sa September na ulit ang pasok ni Cassie. So, yan. Kaya, for all of you na nangangarap at gusto pa rin mag-migrate dito sa Canada, stay put lang. Matatapos din to ang proseso na to. And for sure, magiging normal din naman lahat. So, siguro, in my opinion, sa akin lang, if in case talagang gusto mong or nakapag-start ka ng mag-process ng papers mo, expect a huge delay para makarating kayo rito sa Canada. Anyway, from time to time, pag may mga bago, i-update at i-update ko pa rin kayo. So again, if this is your first time watching me onto this video, my name is John and I am a content creator of Nang Buhay dito sa Canada. And once again, a lesson learned is always a lesson to be shared. And I will see you po onto our next video. Maraming salamat po.